Pilipinas Senate Deputy Minority Floor Leader Ressa na hindi pa ni bagong slogan na bagong Pilipinas ang makatutulong sa bansa, kundi honest to goodness na pagsusuri sa sitwasyon ng Pilipinas na nararapat na ipayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang State of the Nation Address o SONA sa darating na Hulyo 24. Ayon kay Hontivesros, kinakailangan na rin ang administrasyong Marcos na maglatag sa bawat ahensya na tutugon sa suliranin ng bansa. Sinabi ng senadora na hindi naman niya pinipigilan ang gobyerno na magkaroon ng slogan, pero para sa kanya ay dapat maging makatotohanan naman ito dahil mistulang puro pangako pa lang ang pamahalaan, pero kulang na kulang pa sa pagtupad ng mga programa at proyekto. Gita nito, masyado pang maaga para masabi na taglay na ng gobyerno ang kahulugan ng bagong slogan, lalo't sa unang taon ng pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay incomplete ang grado nito. Ang bagong Pilipinas slogan anya ay mistulang kawangis ng bagong lipunan na slogan ng dating Administrasyong Ferdinand E. Marcos. Hirit pa ni Hontivesros, kung magre-rebranding ang pamahalaan, ay dapat na i-timing ito ng maayos kung saan talagang may makikitang pagbabago ang mga Pilipino. Well, syempre timing, kaya lang kung pag-uusapan din lamang ang timing, dapat nga kung magre-rebrand sila, pagkatapos na meron tayong nakikitang mga konkretong pagbabago talaga na umaandar na at papuntang irreversible na. Besides, honestly, bilang isang martial law baby, bagong Pilipinas sounds too much like bagong lipunan. At alam naman natin kung gaano ka hindi naging bago yung lipunang iyon. Dahil hanggang sa ngayon, yung legacy niya ng paglabag sa karapatang pantao, yung pangdarambong sa pera ng mamamayan at ng gobyerno ay hindi pa nga resolved. So, ewan ko ba, hindi na sila natuto sa pagtatak ng maharlika dun sa isang bill, eto na naman. Something that sounds familiar. Naman ang ipagpulong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Chinese President Xijinping. Ayon sa Chinese Foreign Ministry na pinayuhan ni Xi ang dating Pangulo ng bansa na patuloy na isulong ang magandang samahan ng dalawang bansa. Naganap ang pulong sa State Guest House sa Beijing nitong Lunes. Pinoring itong si Xi si Duterte dahil sa kanyang pamumuno ay mas pinalakas pa nito ang magandang ugnayan ng dalawang bansa. Magugulit ang noong nakarang buwan, sinabi ng dating Pangulo na kapag naipit ang Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang China, magiging libingan ang Pilipinas. At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahaphir TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cellphone number 09086553757.